Two-man action pinner ito between Butler and Adebayo. At this point, pwede na ipocket pass ito ni Jimmy kay Bam dahil maganda pagkakascreen niya against Hart. Pero if you look closely, mukhang binabasa din ni Jimmy yung movement ng weak side. And even Bronson knows na puposit itong si Strus. Dahil sinabihan niya pa si Randall na i-cover ito pero hindi ito nakatingin. Mas naging perfect play pa ito dahil after that penetration ni Butler, nadrag niya yung 3 defender na si Hart, Robinson at even Randall. Kaya nung ipinasa niya kay Strus, walang nakapag-rotate to defend him. Late challenge rin si Randall dito dahil sa pag-deep drop niya a while ago. PNR ulit, Vincent and Bam naman, tapos angat si Kevin Love sa wing of a pin down by Jimmy. Dinelay lang ni Vincent itong pocket pass dahil he was trying to draw the defense of Robinson dahil wala nang option for a kick out kasi masyado na malalim yung atake ni Vincent. Chinallenge pa rin ito ni Robinson pero yung pag-delay kasi ni Vincent ang naging factor para makabuel si Bam to make that jump shot. Ganun ulit PNR dyan sa taas, pin down action naman sa weak side kay Kevin at Jimmy. Since nag-drop si Robinson at nakakuha siya ng enough separation from Barrett, na-trigger siya na itira yan dyan sa 3 minutes nga lang. Ilang beses din nila sinubukan yung depensa ng isang sentro ng Knicks na si Hartenstein gamit naman itong ganitong PNR formation. May dalawang magsiset ng screen sa itaas for Lowry, parang horn set, and using that center screen, nakalusot ulit sila dito with a dunk. And if papapansin nyo, 2 option yung na-create nila dito. Una nga yung kay Zeller and second na yung kay Jimmy. Pero di na din kailangan ng drop pass kasi mas malit yung help sa weak side na si Josh Hart. Then same play, screen ni Zeller over bigger defender ni Lowry na si Barrett. What's good about this play ay nakakreate si Lowry ng 2-on-1 dito dahil sa pag-curl niya under the screen. Kaya nung nag-head si Hartenstein, ipinasa niya agad kay Zeller ang bola. Mas naging effective ito dahil dun sa pag-slide down ni Duncan Robinson sa corner para mas lumuwag yung space at hindi makahelp si Toppin. Ang naging pinaka-help side na lang dyan again ay mas maliit na si Grimes pero hindi pa rin ito enough to stop yung layup. Ito naman yung mismatch na nakreate ng Miami again sa bantay ni Jimmy na si Josh Hart by using multiple screens. Isang down screen from Strus and an elbow screen from Kevin Love para makuha ni Jimmy ang bola tapos pick and roll na. Dahil sa action na ito, nadrag na naman ni Jimmy yung 2 defender kaya na-A1 si Kevin nung nag-drive siya. At ang nag-switch sa kanya ay si Hart and nakakonvert sila dito on that jumper bago maubos yung oras. Then post entry on Jimmy pero no clear path para kay Strus kaya ibinigay kay Adebayo ang bola. Then back screen from Strus para makawala ulit si Jimmy sa defender niya. At this point, nalito na yung depensa ng Knicks dahil nagkaroon ng switch. Kahit may size advantage si Randall sa poste, nagtry pa rin mag-help ni Bronson and even Robinson to shrink the paint. Kaya nalibre si Strus dyan for a 3. Pick and roll na naman, then 2 defender ulit ang nag-cover kay Jimmy kaya nawala si Josh Hart sa depensa. After that drive ni Jimmy, nag-lag yung corner dyan kaya umangat si Vincent sa wing and maganda yung basa ni Lowry sa depensa ng Knicks. Kaya umangat din siya sa weak side corner. At dahil nga sa initial action, kaya nalito ang depensa ni Josh Hart. Kaya late na yung challenge niya dyan kay Lowry.